Lihim na mayaman. Kabanata 876. So what if I look down on your Gao family? Mahina hong sabi ni Alexander Yang. Mayroon bang anumang bagay sa iyong Gao family na karapat dapat sa aking pansin? Tumingin si Lung Zuan kay Gao Pang nang may interes. Gusto niyang makita kung ano ang gagawin ni Gao Pang. Dapat mayroon pa ring dalawang eksperto sa heavenly rankang sa Gao family. Gayunpaman, ang binatang ito sa harap niya ay hindi isang simpleng karakter. Hindi magiging madali para sa Gao family na lumunin ang butong ito. Gayunpaman, kung walang gagawin si Gao Pang sa harap ng napakaraming tao, ang prestihiyo ni Gao Pang sa Southern Yunnan ay mawawala sa hinaharap. Anak, nililigawan mo si kamatayan. Mabangis ang ekspresyon ni Gao Pang. Hindi siya magagalit kung ang mga direktang ina po ng Chu clan at ang Gao family ng Zichuan ay magsasabi ng gayon, ngunit ang lalaking ito sa kanyang harapan ay wala. Siya ay isang magandang batang lalaki na dinala ng isang binibini mula sa isang third-rate na pamilya, ang Chu family. How dare he act so arrogantly in front of Gao Pang? Kung hindi niya tinuruan ng leksyon si Gao Pang, iisipin niya talaga na si Gao Pang ay isang mat. Dahan-daang tumayo si Gao Tianlin at malamig na tumingin kay Alexander Yang. Anak, ang Gao family ng Zichuan at ang Gao family ni Jianan ay nasa parehong panig. Ang pangahas na pukawin si Gao Pang ay pinupukaw ang Gao family ng Zichuan. Naisip mo na ba ang kahihinatnan? Ang Gao family ng Zichuan ay isa sa anim na pangunahing pamilya sa underworld. Ang kapangyarihan nito ay lampas sa iyong imahinasyon. Hanggat lumuhad ka sa lupa at gumapang palabas, gagawa ako ng desisyon para kay Gao Pang at ililigtas ang iyong buhay. Lahat ng nasa banquet hall ay tumingin kay Alexander Yang, gustong makita kung ano ang gagawin ni Alexander Yang. Sa madaling salita, maaaring nakinig sila kay Gao Tianlin at gumapang palabas. Kung tutuusin, buhay pa rin ang pag-akyat. Hindi sila mabubuhay kung ibibigay nila ang kanilang buhay para lamang sa kaunting gulugad. Sa sandaling ito, isang malamig na boses ang narinig. Young Master Gao, bigyan mo ako ng mukha. Bakit hindi natin siya iikot minsan? Isang matangkad at payat na babae ang dahan-daang pumasok mula sa pinto. Ang babae ay nakasuot ng isang pares ng salaming pang-araw sa kanyang mukha, na nagpapakita lamang ng kalahati ng kanyang magandang mukha. Ang kanyang mamasa-masa na maliit na bibig at maselang hitsura ay lahat ay nagpapahiwatig kung anong uri ng pambihirang hitsura mayroon ang babae. Kuya Yi Qiang. Napasigaw si Xu Yu sa gulat at ang kanyang mga mata ay nagpahayag ng saya. Kasama si Qiu Yinong, dapat ay maayos siya ngayon. Ang taong dumating ay ang panganay na anak na babae ng pamilya Qiu, si Qiu Yinong. Siya ay isang binata sa isang nakatagong bilog sa Southern Yunnan. Ang Qiu family ay pangalawa lamang sa Chu clan sa Southern Yunnan. Sa tulong ng mga eksperto sa heavenly rankang, ang panganay na anak na babae ng Qiu family, si Qiu Yinong, ay hindi mahina sa larangan ng martial arts. Gayunpaman, isa na siyang eksperto sa human rankang sa isang advanced na edad, hindi mas mahina kaysa sa mga direktang disipulo ng anim na malalaking pamilya. Bakas sa mukha ni na Lung Zuan at Gao Pang ang takot nang makita nila si Qiu Yinong na paparating. Mula pa noong bata pa sila, binubuli na sila ni Qiu Yinong. Higit sa lahat, si Qiu Yinong ay may mapagtanggol na ama. Kung maglakas loob siyang maghanap ng magtuturo kay Qiu Yinong ng leksyon, ang kanyang ama ay personal na aakyat upang labanan siya. Pagkaraan ng ilang sandali, karaniwang walang sinuman sa katimugang Yunnan ang nang-ahas na pukawin si Qiu Yinong. Ngayong si Qiu Yinong ay nagsimula ng humawak sa mga usapin ng Qiu family, ang Qiu family ay pinangangalagaan si Qiu Yinong bilang susunod na pinuno ng pamilya. Ang kayamanan at kapangyarihan sa mga kamay ni Qiu Yinong ay mas mataas ngayon kaysa sa mga ama ng maraming tao. Ate Qiu, maliwanag, si Qiu Yinong ay nagkaroon ng maraming prestihiyo sa katimugang Yunnan.
Matapos makita si Kiwinong na naglalakad papunta sa banquet hall, marami sa mga pangalawang henerasyon ng Southern Yunnan ang bumangon at umakyat upang batiin siya. Bahagyang tumango si Kiwinong, sumulyap kay Alexander Yang, at pagkatapos ay ibinaling ang kanyang mga mata kay Gao Tianlin. Wala sa kanyang mga mata sina Lung Zuan at Gao Pang. Sa kanyang mga mata, silang dalawa ay dalawa lamang na walang kabuluhan na hindi katumbas ng kanyang pansin. Kung ano ang nararapat sa kanyang atensyon ay kung ano ang karapat-dapat sa kanyang atensyon. Ang tanging taong karapat-dapat sa kanyang atensyon ay si Gao Tianlin. Sa paghusga mula sa chi ni Gao Tianlin, isa rin siyang makapangyarihang tao mula sa human rankang. Ang mas ikinatakot niya ay ang pagkakakilanlan ng kahalili ng pamilya Gao sa Sichuan. Young Master Gao, kapatid ko si Xu Yu. Just treat it as giving me face this time. Ano sa tingin mo? Nilaybot ni Kiwinong si Gao Pang at tinanong si Gao Tianlin. Isang tingin ng kahihiyan ang bumungad sa mukha ni Gao Pang. Sa kasamaang palad, wala siyang lakas ng loob na magsabi ng kahit ano. Kahit nabugbugin siya ni Kiwinong ngayon, hindi siya makakabawi sa kanya pagkatapos. Umiti si Gao Tianlin at walang pakialam na sinabi. Dahil nagsalita na si Eldest Miss Kiu, natural na walang magiging problema. Siya ay isang surot lamang na madaling durugan. Brat, consider yourself lucky this time around. Kasama ang panganay na Miss Kiu na humihingi ng awa para sa iyo. Umiti si Kiwinong kay Gao Tianlin at lumingon kay Xu Yu at sinabing, Xu Yu, dalhin mo ang kaibigan mo sa labas para maupo. Hindi bagay sa kanya ang lugar na ito. Tumingin siya kay Alexander Yang. May gustong sabihin si Xu Yu ngunit nag-alinlangan. Kahapon, alam din niya ang pagkakakilanlan ni Alexander Yang. Siya ang kahalili ng Yang family ng Langya at ang pinakabatang heavenly rankang master. Sa tahasang pananalita, ang mga tao sa banquet hall ay hindi kasing haral ni Alexander Yang. Ngunit hindi nagsalita si Alexander Yang, at hindi siya nang ahas na ilantad ang pagkakakilanlan ni Alexander Yang. Umiti nang walang pakialam si Alexander Yang. Siya ay ilang langgam lamang, hindi katumbas ng oras. Tumalikod na siya at maglalakad na sana papunta sa upuan sa labas. Sa sandaling siya ay humakbang pasulong si Gao Pang at pinigilan si Alexander Yang. Sabi niya sa mahinang boses, Anak, huwag mong isipin na mapoprotektahan ka ni Kiwinong. Walang sino man ang nanginsulto sa Gao family at makakalabas ng Southern Yunnan ng ligtas. Napahinto si Alexander Yang at biglang ngumiti. Sa tingin mo ba kailangan ko ng taong magtatanggol sa akin? Pinigilan mo ako dahil may gusto kang gawin ko, hindi ba? Ayon sa gusto mo. Pagkatapos magsalita ni Alexander Yang, iniunat niya ang isang palad na kasing puti ng jade. Nang makita ang pag-atake ni Alexander Yang, isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Gao Pang. Hanggat umatake si Alexander Yang, papatayin niya si Alexander Yang, at walang masabi si Kiwinong. May mga tuntunin sa pagitan ng mga maharlikang pamilya. Kung unang sumalakay si Alexander Yang, tatayo si Kiwinong para sa kanya, at iyon ay magdedeklara ng digmaan sa pamilya Gao. Isang bakas ng sama ng loob ang bumungad sa mukha ni Kiwinong. Nakatulong lang siya dahil kay Xu Yu. Hindi niya inaasahan na si Alexander Yang ay napakamangmang at naglakas loob na pukawin si Gao Pang. Ang ganitong uri ng tao na hindi alam kung ano ang mabuti para sa kanya ay nararapat na bugbugin hanggang mamatay. Sana matatawa ka pa pagkatapos kung mabali ang mga braso mo. Pagkasabi niyon, parang kidlat na hinawakan ng palad ni Alexander Yang ang kaliwang braso ni Gao Pang at marahan itong pinahit. Basag, ang braso ni Gao Pang ay tulad ng isang twist, madaling napilipit sa isang pockmark na hugis ni Alexander Yang. Ano? Talagang naglakas loob si Alexander Yang na umatake. Nagulat ang lahat. Hindi nila naisip na si Alexander Yang ay maglalakas loob na gumawa ng isang hakbang sa ilalim ng gayong mga kalagayan.
Higit sa lahat, si Gao Pang ay nagkaroon din ng lakas ng isang martial artist. Sa totoo lang, napakadali niyang masira ng hindi kilalang tao na nasa harapan niya. Hindi lang sina Qiu Yanong, Gao Tianlin, Lung Zuan, at ang iba pa ang nabigla. Ang iba pang mga young masters ng Southern Jiangnan ay tumayo sa gulat. Iyon ay si Gao Pang, ang Gao Pang ng Gao family ng Southern Jiangnan. Ngayon, nabali ang isang kamay niya sa harap ni Gao Tianlin. Si Xu Yu lang ang bumantong hininga at pumikit. Alam niyang hindi maaayos ang usapin ngayon. Kahapon, nang kausap ni Alexander Yang ang kanyang ama, nagtanong siya tungkol sa mga ginawa ni Alexander Yang. Nalaman niya na si Alexander Yang ang kahalili ng Yang family ng Langya. Hindi nagtagal, pinatay ni Alexander Yang ang panganay na Yang Master, Yang Zuan ng pamilya Yang sa Jishao at napilayan ang napakaraming Yang Masters ng pamilya. Kung ikukumpara sa mga taong napilayan ni Alexander Yang, ang mga taong ito ay wala. Puno ng pagtataka ang mukha ni Gao Tianlin. Bagamat nauwi na sa galit, tinuro niya si Alexander Yang at galit na sumigaw. How dare you attack? Abangan! Ang susunod na kabanata!